Ika-apat ng Nobyembre, Lunes, ang paggunita kay San Carlos Borromeo, Obispo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kung maghahanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mga kaibigan mo o mga kapatid mo o mga kamag-anak o mayamang kapitbahay ang iyong kumbidahin. Baka kumbidahin ka rin nila at suklian ka. Kung maghahanda ka, mga dukha, mga baliwala, mga pilay at mga bulag ang kumbidahin mo. At magiging mapalad ka dahil hindi ka nila masusuklian. Ngunit sa pagkabuhay ng mga mabuti ka, susuklian." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kung maghahanda ka, mga dukha, mga baliwala, mga pilay at mga bulag ang kumbidahin mo. Sa interaksyon ng mga tao, ginagamit ang handaan para makaugnay ang mga taong maaaring makatulong sa pansariling interes o makapagbigay ng pabor sa hinaharap. Kaya palagi ang nagiging panauhing pandangal ang mga taong maaaring makapag-imbita rin sa kanilang sariling handaan kung hindi man kinikilala rin sila sa lipunan. Silang pinag-uukulan ng pinakapangunahing puwesto at inuunang pinagsisilbihan. Minsan pa nga, may espesyal na pagkaing para lang sa kanila. Kaiba ang hamon ng kaharian ng Diyos. Kay Jesus, tunay na pagsasalo at pagbabahaginan ang nangingibabaw. Hindi ginagamit ang handaan para makuha ang ninanais na pabor mula sa kapwa. Pagdiriwang at pagsasaya ang diwa nito. Lahat ay kasali, lalo na ang mga nangangailangan. Mas dapat iniimbitahan ang mga walang kakayahang mag-imbita rin o magbigay ng kapalit. Nang sa gayon, tunay na pagbibigay at pagsisilbi ang maghahari. Hindi mababahiran ang paghahangad na suklian ang kanyang mabuting gawain, kundi ng paghahangad na makasama sa pagkabuhay ng mga makabubuti sa katapusan. Pagsasagawa, sa oras ng paghihirap at pag-iisa, kapag nararamdaman mong nababaliwala ka, alalahanin mong meron kang Panginoong nakikinig ng buong habag at pagkiliw. Kaya tumawag ka sa Kanya.